taus-puso tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyong nakawin ko ulit ang inyong konting oras para samahan ako sa naputo nating paglalakbay sa Kibungan, Benguet. Pagkatapos nga ng walang oras na pag-akyat at pagbaba sa takadang, ay dito kami sa Elsa Elementary School nagpalipas ng gabi. Pagbangon namin sa umaga, ay kami ay namangha sa mga magagandang na buhalang mga bundok na tila mga sundalong nakabantay at nakapalibot sa barangay Takadang. Mula sa aming kinatatayuan ay tanaw namin ang rice terraces ng Luseng at Batangan, mga sityo ng Takadang, kasama ang mga matataas na talon na siyang bumubusog sa mga halaman at tanim ng mga magsasaka doon. Pagkatapos ng aming agahan ay pinagpatuloy namin ang aming paglalakbay patungo sa Likungan, Supun, Ilongzor. Natutuwa ako at tapakan ko na rin ang bagong bukas na kalsada dito. Amoy na amoy ko pa talaga ang bagong hukay na lupa ng mga bulldozers. At gaya ng dati, bawat takbang ng aming paglalakbay ay di natin maiwasan huminto para tumingin at sulyapan ang mga nakakatuwang tanawin sa aming mga harapan. Ito kasi yung saya ng trek na ito. Kailangan manamnam natin ang bawat bagay na abot ng ating mga mata para maramdaman ng todo at labis nating maranasan ang handog na angking ganda ng kalikasan. After 30 minutes, ay narating na namin ang hangganan ng kalsada. Ayon sa mga tao rito, sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa nila kung paano nila maparating ang nasabing kalsada sa sityo Batangan. Mula dito, ay unti-unti kong nasusulyapan ang tanyag na Crying Mountain. Labis ang aking tuwa sa pagbaba para masaksayin ko ng todo ang pagiyak ng nasabing bundok. Sa wakas, nakita ko na rin ang Crying Mountain. Napakaganda talaga niya, lalo na kapag marami ang tubig. Payo ko sa inyo na kapag tag-ulan or monsoon rain, ito ang tamang panahon na puntahan ito para masaksihan ang angking ganda ng Crying Mountain. Dito ko naiintindihan kung bakit ang Kibungan ay binansagang Switzerland of Benguet.
Ang mga resterises na nakaukit sa mga punto so, ang siyang magpapatunay rin kung gaano kasipag at katsaka ang mga mamamayan dito. Actually, katatapos lang ng ano nila, taniman nila. Bawat taong aming nakakasalubong ay masasalamin mo rin sa kanilang kilos at iti kung gaano kaayos ang kanilang pakikitungo at pakikipagkapwa-tao sa bawat manlalakbay na dumaraan sa kanilang lugar. Sa pag-akyat sa sitio Batangan, naranasan naming lakarin ang animoy likod ng baka na bato pataas. Sa aking tantya, ito'y nasa 250 meters at ang susi dito, gawin ito ng may lungkot, inspirado, at may imahinasyon na kumakain ka ng malamig na ice cream habang hinay-hinay na inaakyat ito. Sa wakas ay narating na namin ang Batangan Elementary School. Napansin ko lang na puro gawa sa yero at simento ang mga bahay dito, sa katotohanang walang kalsada ito. Sa mga bahay na ito, masasalamin na buhay ang bayanihan system dito. Oh, at saka daming buo. Alam niyo bang kumain ito? Daming buo sa daan. Yun, kumukuha kami. Sarap nito. Alauna ng hapon nang marating namin ang namagan Litalit View Deck. Sa view deck na ito ay matatanaw mo ang kamanghamanghang tanawin ng mga bundok, talon, mga ilog, lalo na ang ilog Amburayan. Makikita mo rin ang ibang bahagi ng La Union at Ilocosur. Para kang nakapunta sa Jurassic Park sa sobrang ganda ng tanawin. Tapos namin kumain ng tanghalian, ay napagpasyahan namin na bumaba sa Likungan Ilocosur. Napakagandang tingnan ang Barangay Likungan Ilocosur. Pero ito'y napaka-tricky na akala mo malapit laang kapag tinatanaw mo sa taas. Pero oh boy, ito na yung climax ng trick. Ito'y parang 80 degrees na slope at may taas na mga 600 to 700 meters. Mahirap pero masarap. Kung may fear or takot ka sa heights,
makailang rosaryo ka sa pagbaba. Mukha itong madali pero may kahirapan. Buti na lang, kami ay binalot agad ng mga ulap at di namin makita kung gaano kataas at katarik ang aming dinadaanan. Ang susi dito, gawin ito na nakakapit ng gusto sa mga kable at mga inukit na bato at dahan-dahanin ang pagbaba. Sa parteng ito, maraming nagiging crying mountaineers ayon sa mga tour guides. Doon kami sa taas, taas. Galing. Buti lang guys, nakatulong din yung hamog o kaya yung ulap ng mga bahay sa baba. Pero ito rin nakakatanggal sa amin ng fare kasi di namin nakikita habang bumababa. Kaya punta kayo rito. Nakita niyo sa baba, guys. Yun. Pababa kami. Kailangan kung mababanagin yung sa baba, sa bahay na yan. Doon kami pupunta. Kailan? Hirap bumaba. Kailang extra careful. At yung akala mo na tapos na ang mahirap na daan sa pababa ay nagkakamali ka. May karagtong pa ito. Galing, kaya na. Yun. Buti lang, di maalingan. Wala kaming makita sa baba. Ang problema lang dito ay sasalubungin yata kami ng malakas na ulan. Yun o, sa baba, makikita mo ang ulan na darating. Ito guys, kung akala nyo, tapos na yung ano, yung sa pagbaba. Hindi, yung ulan o. Parating ng ulan habang kami ay pababa. Papunta sa likungan. Inabutan na kami ng malakas na ulan sa daan. Mahirap bumaba, pero ang bundok ng Vitalik ay kagandang pagmasdan. Lalo na't punong-puno ng mga talon na sabay-sabay bumabagsak sa lupa ng likungan. Sungato-ngato niya, napuhan pa. Gasingay din. Pagkatapos ng pagpagburong braso sa mga bato, kable at bakal pababa, ay nagpasan na namin ang pagsubok ng Vitalik lamangan ng bundok. Ayon sa mga tao sa likungan, ang nasabing bundok ay itinuturing na free story na bundok na sumasang-ayon ako. Dahil ang bundok talaga ay nahati sa tatlong talapag. Kami ay nagpapasalamat kay Rico, isang mamamayan ng likungan sa pagpapatuloy sa amin sa kanyang tahanan. Sinote, saan ano kali? Saan mo? Saan na rin. Umiga. Hindi pa yung nakukurintilad ni man. Kumain eh. Anong ating isalakan mo yan? Pagkwintuhan. Nakipagtawanan. At nagkaroon ng bagong kaibigan. Si Rulak yun yan. Hindi ba ito sinanbara? Panyol, tinatawa. Hindi. Siyama siya hindi lamagan. Litalit. Lamagan, litalit. Kanda. Ang ano po mabasin din ang sinisimpahan na basit. Alas 8 na ng umaga, kami ay nagpaalam kay Ginoong Rico para ituloy ang aming paglalakbay patungo sa Santol, La Union.
Akala ko, tapos na ang palabas ng Kibungan Trek. Pero nagkamali ako. Dahil sa bakanting madamong lupain na ito, ay patuloy kang mabubusog sa mga ganda ng mga tanawin rito. Dito mo makikita kung gaano kapalad ang bayan ng Kibungan at mga lugar sa boundaries nito na piniyaan ng ating Panginoon ng mga kahanga-hangang tanawin. Tapos yung baba na, bukas, sa bukas ay kanan. Ayan. Ganda nito guys. So, I encourage you to try Kibungan cross country. Yan. From Kibungan Benguet hanggang dito sa Sugpun, Ilocos Sur. So, we're not in the boundary of Benguet. Nasa boundary tayo ng Ilocos Sur. So, tayo pababa. Papunta na tayo. Yan ang makikita mong mga tanawin. Napaka-romantic. Lalo na kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Pero may palingot mo na uray bumaba lang yan. Balbal una. Amoy kayo likungan. Tagal likungan kayo. May ngarod. Napaka-relax. Puno ng mga kawayan. Puno ng mga kawayan. Kaya kung nature lover ka, ito ang inyong mararanasan. Masarap. At saka yung mga ang musika mo, yung mga agos ng tubig at saka yung mga ibon-ibon. Mula dito ay nasisilip ko ang ilog at inasan hanging bridge na nagdudugtong sa likungan sa Sugpun, Ilocos Sur at Tubaday, Santol, La Union. Sinusubukan kong tawirin ang pinakamahabang hanging bridge ng La Union. Siguro ito'y may haba ng 120 meters. So mula sa kalikungan, nakatawid na kami dito sa Santol, La Union. Kami galing. So ito na yung parte ng La Union. Ito yung mga binubuhat ng mga porters paakyat sa likungan. Ayon sa kanila, bawat isang kilo ay katumbas ng 12 to 15 pesos ang bayad. Danan, likungan rin doon danan. Mansasawas eh.
Yan eh. Inayadan ang goy. Ngarod. May ngarod. God bless. Ang ganda. Udsuk pun? Salam. Kami kan likuman? Amoyan nyo, Pai. Salwasi. Ang sa sawasi. Na, may san lako ma. Oh no. Nanay, ang gay din mat dun yung pa yan, dadaan mi. Ta, an anong sakod? Kamay kay dilikungan? Ano? Ano? Kaman pigang hindi ay kinuboy yun na, ano? Mabayin kayo mo. Sa wakas, napagtagumpayan natin ang Kibungan Cross Country or Kibungan Tri-Provincial Trek. Kami na ay sumakay sa mga motor papunta sa syudad kung saan kami mag-aantay ng bus papuntang Baguio. Napagtagumpayan natin ng tatlong araw ang Kibungan Cross Country. Sa ating paglalakbay ay nakapulot tayo ng maraming mga aral. Una, ang trek ay hindi lang natin ginagawa para mapalakas ang ating katawan at isipan. Bagkos, ito'y isang susi para maranasan ang angking ganda ng kalikasan at matuto sa mga ito. Ito rin ang isang paraan para magkaroon tayo ng koneksyon sa ating kalikasan at daan para lalo pa nating mapaunlad ang ating human soul. Laking bundok ako, pero marami pa tayong dapat malaman at matutunan. Mula sa paglakad sa kabukiran, pag-akyat at pagbaba sa kabundukan, mga nagagandahang mga talon at mga ngiti ng mata ating nakakasalamuha at nakasalubong, ay nakita natin ang mga kahanga-hangang mga nilikha ng ating Diyos. Mapalad tayo dahil binayaan tayo ng Diyos ng ganito. Kaya't narapat lamang na ito'y ating pangalagaan.